Warning, this program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Oh yeah! Good morning! Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao! Araw po ng Miyerkules, 15 ng Agosto 2018. Sweldo! Alam ko sweldo ng mga tao dito sa paligid ko eh. Kaya nakangiti. Pag hindi pa, medyo nakasibakot si Tomas. Nako, Diyos ko po, oo. Si Aiko, yung pandate niya, medyo nakakuan din, nakasibangot. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po, bayan, pasensya na. Ha? Ay, kung kahapon eh, wala ho tayo dito dahil tayo po ay naimbitahan doon sa Senado. Eh, imbitasyon naman ho yun. Hindi ho ako pinilit. Tinanong po ako ng Senator Gordon kung gusto ko bang pumunta. Eh, sabi ko, yes sir, pupunta ho ako para linawin ko itong mga issue dahil ayaw po talagang tantana ng mga demonyo at mga balasubas at mga Judas, Hestas, Barabas. Pilit na talagang pinipilit na isama ako dyan sa kontrobersiya na yan. Yang advertisement ng Department of Tourism na 60 million sa PTB4. Pinipilit ako dahil kasama ko raw si Tolben sa programa. Entonces kasabwat na rin ako. Ang hindi alam ng mga bugok, ha? Lalo na yung nagmamagaling-magaling kahapon doon sa Senado. Mamaya ka sa akin, mamaya ka, ha? Dalawa ito eh, babae at saka lalaki. Akala ko pag mga senador matatalino, may mga bobo rin pala ang vote. Correct ka dyan. May mga bobo rin pala ang mga utang ina. Oo, utang sabi ko. May mga bobo rin pala. Na Diyos ko po, eh, kahapon nandoon. Nandoon yung dalawang pinakabobo sa Senado, nandoon sa hearing. But anyway, bayan, eh kailangan ho nating magpaliwanag. Ano po, ha? Hindi porket kasama ako sa programa, ha? Eh kagaya itong katabi ko ito sa engineer, hindi ibig sabihin katabi ko dito ngayon, ha? Ay producer na ng programang ito, ha? Ay boss na ng Tutok Erwin Tulbo. Eh, hindi ho ganun. Porket kasama, dahil magkapatid, eh sinasabi, may kinalaman daw ako doon, makailang beses ko nang sinabi, hoy, talent lang ako. Kung hindi nyo naiintindihan kung ano ang talent po ay casual. Casual po na empleyado ng isang telebisyon o radyo. Talent. Pag wala kang pasok, wala kang sweldo. Ganun ho, casual. Hindi po regular. Hindi rin po ako official. Kaya wala po akong decision making. Hindi ako makapag-desisyon. Ha? Wala akong karapatan. Kung ano man ang mga transaksyon ng kumpanya na yon, ng Bitag Unlimited, na siyang producer ng Kilos Pronto, wala ho akong pakialam. Kasama na po nung isa pang anchor na si Alex Santos, kasama po ng mga director, cameraman, ha, producer, ay writer, ganun ho. Eh ayaw talaga magpaawat ng demonyo. Talagang pinipilit, mamaya kayo sa akin, ha. Ang problema, tira kayo ng tira, diretsuhin ko na, tira ka ng tira, Senador Trillanes, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros, makinig kayong dalawa, ha? Pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas kayo eh. Ang tatapang ninyo porkit na sa teritoryo ninyo ako, ay pumunta ako, pinakita ko na may yag balls ako, wala akong inaatrasan, hindi kami umaatras kahit sa teritoryo mo pa. Imbitahan mo ako sa bahay mo, Trillanes, pupunta ako eh. Imbitahan mo ako sa bahay mo, sa lungga mo, Ontiveros, pupunta ako eh. Eh, Diyos ko po naman. Ngayon, kayo naman ang imbitahan ko sa programa ko dahil inimbitahan niyo ako, pumunta ako. It's just fair na kayo din sagutin niyo itong sa programang ito. Ay, Salome, ibigay mo yung telephone number nga sa ere para matawagan ako ni Trillanes at ni Ontiveros. Ako naman ang kikwestiyon sa inyo, okay? Question nyo ako, pinagpipilitan nyo ako kahapon, ha? Nakasabwat ako, Trillanes, sinabi ko na hindi ako kasabwat. O yung Tiveros, eh, pinipilit nyo na, yung Tulpo Brothers si Saole. Eh, sabi ko, ano naman kinalaman ko doon? Empleyado lang ako, madam. Hindi yan, yung kwan, yung landline natin, oo. Para matawagan tayo ni Senador Trillanes at saka ni chairwoman, ha?
Risa Ontiveros. Ayaw niya ro, magsalita tayo ng B-O-S-S-I-N-G. Ulul! Sabihin mo lang, bossing, ang dami pang B-O-S-S-I-N-G. Ipalo ko sa ulo mo yung buong kayo. Eto, number natin, Trillanes Ontiveros. Bibigyan ko rin kayo ng pagkakataong magsalita. Since kahapon, nasa teritoryo niyo ako, ha? Halos gusto niyo akong lapain, kaming tatlo. Eh ngayon, eh, pagbibigyan ko kayo. Kung talagang matapang ka, Trillanes, sumagot ka dito sa programa ko, ha? Ito yung landline ko. 410-672. Hindi yan, yung sa radyo. May pasensya na po. Kasi may dito pala sa kwan, may mga... Si Gordon, nahahigh blood na rin sa staff niya. Mali-mali din. Oh, yan. Paano natin makakausap ko si Trillanes kung... Anyway, Trillanes, Ontiveros, ito yung landline namin dito. 924-2620. 924-2620. Ha? Sagutin nyo, kulukoy. Ha? Alright? Ha? Ito lang, simple lang tanong. Kasi kahapon, Trillanes, pinipilit mo, nakasabwat ako dyan, plunder, yung style mo bulok eh. Narinig ko na yan, panahon pa rin yung kay Pangulong Duterte na sabi mo maraming mga cheque, plunder ang kakaso sa Pangulong ito. Pagdating doon sa anak niya, plunder din. Puro plunder lang yung bibig ng bunganga mo. Sipain ko pa yung bunganga mo eh. Pasakan ko ng tae yan eh. Puro ka nalang plunder na alam. Na hindi mo naintindihan ko anong plunder. Oy gago! Ang plunder, pag binulsa mo yung pera-pera, nilagay mo sa bulsa mo, is plunder, ugok. Paano magiging plunder? May kontrata, may papeles dito, nung pinirmahan, nung papeles, nung proposal, memorandum of agreement, cheque, completos recados, kung saan pumunta yung pera, ugok. Paano mo sasabihin plunder, bobo? Kompleto. May proposal ang PTB 4, inaprubahan ni DOT, may memorandum of agreement, may cheque, meron kung anong oras lumabas ang commercial, etc. Paano magiging plunder? Walang pinuntahan na bulsa yung salapi. Ang plunder, pag wala kang papeles, hindi mo matrace. Kagaya ng mga PDAP na yan, mga DAP na yan nila Pinoy. Bobo ka rin pala yan, sayang pagka senador mo. Nevertheless, ito. Tawagan mo itong linya namin para makasagot ka. Ako naman magtatanong sa'yo. Nagtatanong-tanong ka kahapon. Sasabihin mo, tinanong mo ako kahapon kung magkano sinisweldo ko. Sinasabi ko, 150, isang buwan dyan sa Kilos Pronto bilang anchor. Iyan naman talaga mga sweldo ng mga anchor, mga newscaster. Sinabi ko, mukat mo kanina. Abay, sinabi niya, inamin ni Erwin Tulpo na nakinabang siya 150,000 a month. Eh kung hindi ka ba naman gago, bobo, pulpul, ha? Fake news. Hindi, narinig ni Gordon, ni Senador Gordon. Tinanong mo ako at maraming nakarinig at ang sambayanan, sinabi nang tinanong mo ako magkano sweldo ko. Hindi mo ako tinanong kung magkano ang pakinabang mo dyan. Hindi ka ba naman saksakan ka ng bobo, talagang hinayupak ka. Anyway, tawagan mo na lang kami. 924-2620. Kung busy yun, 929-0437. Kung busy pa rin, 0929-0441. Yan ang mga pwede mong tawagan. Ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Since kahapon tinanong mo, ako na magtatanong. Ano na ang nangyari doon sa kaso mo noong 2015 na 1,630,000 ang ibinabayad mo sa mga consultant mo? Na 63 consultant, 63 na consultant. Kabilang na riyan yung kapatid mo. Hindi mo pa na ipapaliwanag kung bakit kumuha ka ng ganyang karami na consultant, 63. Ano ka, Pangulo ng Republika? Hoy, Pangulo lang ng Republika ang pwede mag-consultant na ganun kadami? At saka yung kapatid mo, kinuha mong consultant. Ano yon? Consultant na pag-alaga ng manok o baboy? Hinayupak ka. Tapos sasabihin mo, pinasweldohan mo yung consultant mo ng 1,630,000 a month? Diyos ko po, ha? Ngayon, sabihin mo sa akin, anong paliwanag mo doon? Dahil hiningan mo kami ng paliwanag, bukas yung linya ng aming telepono, magpaliwanag ka rin. Sige nga, anong nangyari, ha?
Bakit? Talaga may consultant ba? As a matter of fact, hindi mo pa nga nasasagot yata o yung ombudsman eh. O hindi ka kinasuhan ni Carpio Morales dahil isang kwadra lang kayo, mga hinayupak kayo. Oh. Wala ka pang sinasagot. Nagsagot-sagot ka lang sa mga kaalyado mong TV at saka dyaryo. Doon mo sinagot yung 1.63 million. Pero ang taong bayan, hindi ka pa sumagot sa amin kung bakit kumuha ka ng 63 na consultant. Napakadami. O sabihin mo, kasi allowed naman kami sa Senado gumasta ng 1 million plus. Ibig sabihin, kailangan mo bang ubusin yung pera na ibibigay sa'yo? Alam mo na naghihikahos ang taong bayan, ha? Alam mo na pinagkakandakubaan nila Miko, nila Maiko, nila Tomas Anakta, nila Maris Cotes. Yan pinangsweldo mo na sa consultant mo ko, no? Hoy, pera ng buwis ng taong bayan yan, ugok! Tapos wawaldasin mo dyan sa consultant mo. Anak ng baka. O kaya nga sasabihin mo consultant 63, 1,630,000 monthly ang sweldo bayan. Yan daw po ang pinapasweldo niya sa mga consultant niya na 63. Napakadami yung palang consultant, eh bakit parang tanga ka pa rin at bobo? Alright, ikaw naman Ontiveros, mapunta tayo sa inyo, ganun din ah. Bukas yung linya ng aming telepono so that you can explain, B-O-S-S-I-N-G. Alright, kung ayaw mong tawagin kitang bossing, madam, Senator B-O-S-S-I-N-G. You can call our landline, but please, can you please tell me and tell my listeners, ito mga nakikinig sa atin, na nanonood sa Facebook. Madam, ang galing-galing mo magsalita, isole yung 60 million, ha? Isole. Now, let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasole naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2017, ay noong 2015, nung ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo, ha? 1,760,000 noong 2015, noong ikaw ay board of director niyan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba. Pinapasoli na sa inyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli. Oh. Tapos ang lakas-lakas ng loob mo sabihin, isoli nyo yung 60 million. Oh my goodness. Can you please return the 60 million? Secretary, Ben, Tulfo, can you... Ikaw tanungin ko, nasaan na yung 1.7 billion? At least naman siguro kung titignan natin, ha, kung sino ang mas masama, ha, yung 60 million na yan, pondo ng gobyerno yan, ha, sabihin na natin, galing sa mga buwis yan, sa mga excise tax, sa mga kung saan-saan tax, yung sayo na 1.76 billion, kontribusyon yon ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok, ha? Pandagdag yung panggamot yon. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yan eh. Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang PhilHealth para makapagpa-check up. Nung panahon ni Pinoy, bawal. Paano bawal? Paano? Kagaya niya kontribusyon. Oh, ginamit ninyo pang bonus sa mga sarili nyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan nyo ng alalaki na ng sweldo nyo, bibigyan nyo sarili nyo ng mga bonus allowance. Sige, 1 million yung mga gago, mga board member. Samantalang mga nagkakandakuba ng mga Miko, mga Maiko, mga Tomas, mga anak nila. Pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up-check up dahil walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760,000 na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli.
Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Ay, hindi naman po pwede. Kasama rin ho ako nag-contribute. Membro po ako ng PhilHealth. Nagbigay din ho ako doon. Itong katabi ko si Engineer Mariscotes. Yung sarapan ko si Engineer Tom Anakta. Nag-contribute din dyan. Correct ka dyan. Pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo yung mga contribute namin. Ngayon, hinihingi namin, ibalik nyo. Ibalik nyo. Ay, kontribusyon namin yun. Pera namin yun, madam. Oh, hindi yun ordinaryong pinagkukuha sa mga excise tax, mga VAT, mga kung ano-ano. Sa kontribusyon namin, sa sweldo namin na kinakaltas buwan-buwan ng employer o mga personal contribution namin, pati yung yayaho namin, ha? Yung katulong sa bahay, nagko-contribute, binabawasan niya yung kansweldo niya para makabagbayad lang sa PhilHealth ng 100 pesos a month. Kukunin niyo pa yon? Mahiya ka sa balat mo! Ang kapal naman ang mukha ninyo. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang dapat mas mauna magsole? Yung 1.760 million o yung 60 million? Ay, yung 60 million talaga namang may papeles, may dokumento. Yung 1 billion, madam, 1.7, may dokumento ba? May papakita nyo ba kung saan pumunta? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Ontiveros, ipakita mo kung magkano kinita mo? Eh, Diyos ko po naman, diyan kayo magaling eh. Pumuna kayo ng pumuna, mga demonyo kayo. Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo tignan si salamin. Manalamin muna kayo kung may uling ang mukha nyo. Hindi yung tira kayo ng tira, nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo, akala nyo santo kayo, mga santong kabayo kayo, mga hinayupa kayo. Ito naman, Trillanes, ha? Tumigil ka na nga para ka, mabuti pa nga yung mga kaibigan ko, mga miyembro ng LGBT community. May mga isang salita, totoo yung sinasabi. Ikaw, hindi ko alam kung anong community ka, miyembro kang hinayupa ka. Hindi ka na... Hindi tatanggapin si LGBT community ang gago na yan. Siguro sa demonyo community, tatanggapin ka at sinungaling. Ay, di ba, ilang beses sinabi ng Pangulo na sinungaling yung lalaking yan? Sinabi ko raw na nakinabang ako 150,000 a month dyan sa DOT. Ulol! Tinanong mo ako kung magkano ang sinisweldo ko, di sinabi ko 150. Ngayon, sasabihin mo sa interview kanina sa isang istasyon na Dilawan, 150, inamin ni Erwin Tulpo, na 150 ang nakinabang siya monthly. Ulol! Nita ngayon, ulol. Sus Marie Joseph. O ngayon, oy Ontiveros, oy Trillanes, antayin ko ang tawag nyo, maski hanggang matapos tayo alas 12. Nakabukas ang linya ng ano yung telepono. Ano yung mga telepono, Salome? Ito ang pwede niyong tawagan. O kahit kung hindi kayong abogado nyo nila, kung natatakot kayo, Trillanes, kung naiihi ka ngayon sa panty mo, ay panty brief. O ikaw, Ontiveros, kung naiipot ka ngayon sa tibak mo, eto, pwede mong tawagan. 924-2620. 920-0437. At 929-0441. Ha? Sagutin, kung talagang matapang kayo, ngayon, kayo naman ang pumunta sa teritoryo ko. Pumunta ako sa teritoryo nyo kahapon, bit-bit ko yung yag balls ko. Ngayon, Trillanes, kung talagang may yag balls ka, patunayan mo na lalaki ka at hindi ka binaba eh ikaw naman at tumawag sa amin. Ha? Kung wala kang bayad, pahiramin kita. Pahiramin kita. Oras, alas 10:21 na ang umaga, bayan. Diyan lamang ho kayo, ha? Antabayanan po natin ang tawag po ni Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Ako naman ang magko-cross-examine sa inyo. Kahapon ang gagaling nyo magsasalita, akala nyo. Pasalamat kayo, nandun si Senator Gordon eh. Hindi pa ako tumos eh, pinipigil na ako Senador Gordon eh. Eh sasabihin ko sana eh, salita ka ng salita, gawa ka ng gawa ng kwento, nasanay ka kasi walang pumapalag sa'yo. Nasanay itong buang na ito eh. Nung pinagalit-pagalit ay minura-mura niyo si General Angelo Reyes dati, naalala mo, kaya nagpakamatay yung mama. Ganun-ganun na lang, walang respeto. At saka yung mga iba pang mga pumupunta dyan sa Senado. Ay, di kagahapon, hindi nakaporma ito, kaya pinangunahan ko na eh. Doon sa opening statement pala, sabi ko, inaantay ko yung tanong mo. Dahil marami akong bala, ungas. Baka mapahiya ka. Kung may bala ka, may bala din ako. Oh. Ngayon, ikaw, Ontiveros, ah, ang mga tanong mo, late ka kasi. Purong lagi kang late. Kaya dapat itawag sa'yo, the late Risa Ontiveros. Eh, lagi kang late. Daldal ka ng daldal. Sinabi na nga ni Senador Gordon na hindi ako kasama. Pinipilit, but Tulfo Brothers will have to return it.
Anong i-re-return nga? Bakit ako magre-return? Hindi nga ako kasama doon. Ikaw kaya muna, i-return mo muna yung 1 point yung kinita mo sa 1,760,000 na bonus ninyo sa PhilHealth. Ikaw kaya mag-soli nun. Anak ng kagang ka. Wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador eh, pag naboto sa Senado ay matatalino. May mga bobo rin pala at ito po yung dalawang pinakabobo. Eh marami naman sila mga dilawan, di ba? Doon mo makikita na stand out ito sa ibang mga dilawan. Yung ibang mga dilawan, in fairness ha, sila Kiko Pangilinan, sila Senator Drilon, si Bob Makino doon din umalis din. Kasi talagang walang makita eh. Wala naman talagang tinitignan nila ng mga dilawan, wala naman talagang makitang makaso. Ang pinag-uusapan yung conflict of interest, pero ganun pa man, hindi po si Senator Gordon na magdi-decide yan ng ombudsman. Ang pinagpipilitan ng Lukulukong Trillanes by Flander Oy. Kaya nga sabi ko kahapon, huwag ka nang magsalita. Isiper mo na yung bibig mong hinayupa ka. Sampahan mo nila ng kaso. Total, may kaso naman sa ombudsman. Ba't hindi ka mag-antay? Isko po naman tirada ninyo. Wala namang kinalaman itong dalawa na ito. Hindi ito miyembro ng Blue Ribbon. Hindi sila miyembro. Kala! Mga asungot yung mga demonyo. Oh, yung iba mga miyembro hindi na nga sumipot dahil alam nila wala naman. Walang kaso. Conflict of interest lang ang pinag-uusapan. Diyos ko po. Oh, nasasagutin naman sa korte. Ah, hindi. Kailangan talaga pumunta ni Trillanes at Ultivero. Siguro talagang gusto lang makaganti sa akin. Eh, no problem. Oh. Oh, Trillanes, bakit umalis ka kagad? Di pa tayo tapos kahapon. Nagulat ako eh. Kapagkatapos magsalita, sabi ko sana ba yung buo? Akala ko tumai lang. Kasi parang napapatay, nagmamadali. Pagkatapos magsalita, honor. Tapos umalis, nagmamadali. Akala ko tumai ka lang, anak ng baka, hindi ka na bumalik. Inaantay ko magsagutan tayo eh. Pinasagot mo ako konti, pinigil pa ako ni Senador Gordon. Eh sasabihin ko sana tumigil ka na nga, mahilig kang mag-imbento-imbento. Pangulo, inimbento mo ng kwento, pamilya niya, ang dami mong inimbentong kwento. Tapos ngayon, mag-iimbento ka na naman na plunder. Eh kaso mo, nawala. Tumai yata yun kahapon. Siguro napatay. O ikaw naman, Ontiveros, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Late kang dumating, iha. Ha? Late ka dumating, BOSSING. Sana kung maaga-aga ka, BOSSING, naintindihan mo. Salita ka ng salita. Mariosep, naku, bayan, talagang makukonsumisyon ka. Kaya bayan, kaya sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugok na walang kinalaman. Ha? Paulit-ulit ng sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ha? Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng ipis. Ha? Walang nagpapakita lamang na mga walang utak, walang laman, sina Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito, bayan, ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas pa kayong dalawa dyan dahil mga wala kayong silbi. Ang alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo. Oras po natin, tama na nga. Sayang lang yung laway natin. Alas 10:26 ng umaga. Diretso na ho tayo. Oy, bayan ha. Alam nyo habang nangyayari itong, actually dapat di na nga pinapansin. Ang pumansin lang yung media, yung mga mambabatas, alam nila na wala naman patutunguhan ito eh. Dahil ala naman talagang plunder. Walang dumating. Si Senador Gordon, dahil siya yung chairman. Si Senadora Binay kasi siya yung sa Department of Tourism. Okay, may karapatan. Yung Trillanes at Ontiveros, walang karapatan. Gusto lang pumunta roon para makakahit papano, makasalita at makatira kahit papano. Sus, bari, hindi naman umubra. Yung mga iba kasama nyo, tingnan nyo, sana ginaya nyo na lang sila Drilon, sila Pangilinan, si Bob Makino nandun, umalis na rin. Eh kasi walang may tatanong eh. Sinabi na ni Gordon ay ang kaso na ito may conflict of interest. Wala siyang sinabing plunder.
Itong mga pulpul na senador na Trillanes, pinipilit na may plunder. Wala! Sinabi na ng chairman ninyo, wala! Ang kulit. Ewan ko ba? Kaya nga bayan, setback sa halalan. Sa 2019, iboto lamang ang mga mambabatas na may mga utak. Huwag niyong iboto yung mga tanga at mga pulpul tulad ni Trillanes at Ontiveros. Dahil pag nagbinoto niyo uli ang mga ito, walang mangyayari sa ating bayan. Puro fake news ang aabuti natin, ladies and gentlemen. Oras 10:28 ng umaga, dyan lamang ko kayo bayan. Huwag ko kayong bibitew sa ating pagbabalik, ha? Habang nagkakaroon ng deliberasyon kahapon sa Kongreso, may nangyayari naman pala dito sa Presidential Electoral Tribunal. Alam mo ba? Ay, may kumakalat, ha? Yung ano ba yun? Balot ba yun sa lumay, yung listahan? Lahat ng mga vice president candidate, yung balot images, zero. Lahat. Si Trilling, kahit gano'n na gano'n, may bumoto rin dyan, kahit ng isang piraso. Siguro, kulang-kulang na abusayap, bumoto dyan. May isang boto yan. Si Jesus Cordero, may mga bumoto sa kanya. Si Bongbong Marcos, si Cayetano. Alam mo ba, zero sila lahat? Ang taling tangi may boto lang na 500 plus si Lenny Robredo. My goodness! Ayun, yun ang nakalagay sa balot. Mamaya. Mike, ipakita mo nga para maniwala yung mga kababayan natin. Paano naman nangyari yon? O kahit si Trillanes nga may bumoto nga, sabi ko, may ayon sa aking informante, may bumoto dyan ng isang abusayap na may tama sa ulo. Binoto siya. Si Cayetano, may mga bumoto dyan sa Basilan. Si Chisis Cordero, meron din. Si Bongbong Marcos, meron. Pero lahat sila zero. Si Lenny lang ang may boto pagdating doon sa ballot image na 500 plus yung boto niya. Ano ibig sabihin nun? O, ay alam na this. O, ayan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Huwag po kayong bibitew. Naku! Pag bumitew kayo, bahala kayo. Maiiwan kayo sa pansitan. Hindi nyo ninyo malalaman ang pinaka-latest. Teka muna bayan, alas 10:30. Maraming salamat po pala from the bottom of my heart. Ha? Sa mga nanood po kahapon, nakatutok po, sa mga sumuporta, yung mga nagpadala po ng mga mensahe sa Facebook, sa mga messenger, yung mga nag-text po sa akin, kilala nyo ho. Kasi pag binanggit ko, ay mga 1 million ho kayo, hindi ko na ho magkasya dito. Maubos yung oras na papasalamat. Salamat po doon sa mga sumuporta. Kilala nyo na ho kayo yung mga sarili ninyo. Yung mga nagpadala ng mga kaya mo yan, Sir Erwin, mga hayop sila. Yung mga ganong mensahe, salamat po ha. Maraming salamat. Yung nanay ko, tuwan-tuwa, 93 years old eh. Ay napapanood ho niya, may access po siya sa Facebook ko, naiiyak ho siya kahapon na nagpapasalamat. At ipinagdarasal ho kayo kahapon na sinasabi, Diyos ko, salamat po. Basbasan niyo po ito lahat ng mga sumusuporta sa mga anak ko. Salamat po sa inyo lahat, sa Amanda ko kayo naroon. Amerika, Canada, Hong Kong, Japan, Australia. Yung mga sumuporta po kahapon, thank you very much. Salamat po. Aho. Mabuhay po kayo. Mm-hmm. Happy listening din kina John Joseph Clavo Galicia. Aha. Oo. Ano na naman? Bakit na naman? Kasali na naman. Yung kumpare ko, baka nakarinig na naman ng pagbati. Sabay kaway ka agad. At Alvin Alvarez ng DDT Construction. Umuwi ka na, oy. Anak naman. Ah, diyan lamang ho kayo bayan, mag ho kayong bibitay. Marami pa ho tayong pag-uusapan, ha? Makakausap po natin si BBM at saka yung kanyang abogado patungkol ho dito, ha? Yung sa sinabing, tanging si Lenny Robredo lang ang may boto. Lahat ng vice president, ha? Walang bumoto. Ano na naman ang pinagsusulat niyan, Tomas? Anak na, para makauwi na nga ito sa, ha? Ano naman ang pinagsusulat niyan? Oo. Oh. Richard Gomez, ba yan? Batiin ko raw. Nandito siya sa studio si Richard Gomez. Goma, hindi ikaw, bossing. Richard Gomez ito na pekendos. Anyway, maraming salamat po. Bayan, sandali lang. 10:32 in the morning. Diyan lamang ho kayo. Bayan, oras po natin. Alas 10:36. Ay, Maiko, i-post mo nga rin dyan sa Facebook kasi baka mamaya sasabihin ni Trillanes at saka Ontiveros hindi nila narinig yung programa sa radyo. Kaya i-post mo dyan. Hingin mo mamaya-maya kay Sal. Pahingin nga nung number ng landline natin dyan para ma-post ni Maiko dito sa live natin sa Facebook. Para makarating dito sa dalawa.
Ito muli, Senador Trillanes, Ontiveros, sa mga kaibigan, kamag-anakan, mga kaklase po nila Senador Trillanes at Ontiveros, ang kanilang mga mahal sa buhay. Sina Trillanes po, Senador Trillanes, Ontiveros, ay pumanaw na doon sa kanilang bahay at papunta na po ito sa Senado. But anyway, kung kayo ay nasasakyan ninyo, aba, ito po yung landline namin. At inaantay ho namin kayong dalawa kung talagang matapang kayo kahapon. Nagtatapang-tapangan kayo sa Senado. O, pumunta naman ako. O, ngayon naman, I think it's fair lang na kayo naman ang tumungtong dito. Telepono na lang. Hindi nyo na kailangan pumunta dito. Tumawag na lang. 924-2620 or 929-0437 or 929-0441. Ang tatanong ko lang sa Trillanes, mag-research ka na, ha? Ang itatanong ko lang sa'yo, B-O-S-S-I-N-G. Ang itatanong ko sa'yo, bakit meron kang 63 consultant, dinaig mo pa ang Pangulo ng Republika? At pagkatapos, 1,630,000 ang sweldo ng mga ito sa isang buwan. Ha? Number 2, hindi mo ba alam na bawal ang kapatid, kunin mong kapatid ang consultant mo bilang kapatid? At saka anong specialization ng kapatid mo? Mag-alaga ng manok? Hindi mo ba alam bawal yon? O ikaw naman, sagutin mo yan, Trillanes. Ikaw naman, Ontiveros. Pinapasoli na sa iyo ng COA yung 1,760,000,000 na pinambonus ninyo, allowance ninyo mga opisyalis ng PhilHealth noong panahon ni Pinoy ng 2015. Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA. Bakit hindi mo pa... Iyon. Bakit hindi mo pa sinusoli? At kahapon, ang galing-galing mo is soli. Mr. Chairman, they need to return the 60 million, the tool for brothers. Ulol! Hindi nga ako kasama. Kundi talagang mahina ang ulo nito. Anyway, bayan, pagpasensya ho na natin itong dalawang pulpul na ito. Ito na yata ang dalawang pinakamahinang senador na nakita ko sa buong mundo. Mabuti nila, ala na po si Senadora Juan Miriam. Kung nandiyan pa, na-sermonan kayo. Diba dati na-sermonan si Lito Lapid? Na-sermonan niya. Sila... dapat itong dalawang ito, ma-sermonan din. Ay, naabutan! Ni Trillanes si Miriam. Kaya hindi siya nagsasalita pag nandiyan si Miriam. Kasi hindi uubra eh. Yung ito kayo, yung tirada din ng Ontiveros. Yung mga pulpul. Ewan ko, akala ko dati pag senador, matatalino. Yung mga matatalino, wala na sa Senado. O, kagaya ni Bongbong Marcos, o. Yung matalino, wala sa Senado. Yung mga pulpul, ha? Yung dalawa dyan, nagpupumilit. Halatang halata, kahapon, Diyos ko po. Anyway, bayan, kambyo muna tayo. Sandali, habang inaantay natin. Oy, bukas ang linya namin, Trillanes, Ontiveros, ha? 924-2620, 929-0437, at 929-0441. Nakalagay na, Maiko, yung mga hotline natin para matawagan ng dalawang ito at mabigyan ng pagkakataon. Sumagot. Kambyo po muna tayo, bayan, habang inaantay natin itong tawag nila, Trillanes. Huwag po kayong bibitin ko, sa baka biglang tumawag itong mga ito. Ha? Baka biglang abutin ng tapang itong dalawang senador na ito at tumawag, mamimiss ninyo. Ito, dito ho muna tayo. Nasa linya ng telepono si Attorney Vic Rodriguez, ang abogado po ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos. Magandang umaga po, Attorney Vic, sir. Hi, Sir Erwin. Good morning. Good morning sa lahat ng iyong tagapakinig. At bago tayo magsimula, nais ko lang ipaalam sa iyo na isa rin ho ako sa milyong-milyong nanood at nakinig at sumuporta sa iyo kahapon. Kaya nga po sir, medyo di mo narinig. But anyway, alam ko dahil busy ho kayo. Ay, salamat. Ha? Salamat po sa lahat talaga sir. Salamat, pakisabi po. Alam ko si BBM na nakinig din at nanood. Salamat din po, pakisabi kay BBM. But anyway sir, direkta na tayo. Kontra daw si Lenny Robredo at pinapabasura niya sa PET itong inyong pagdisgusto na gamitin itong mga ballot images sa recount dahil ang inyong contention ay hindi tama itong may problema yata dito sa ballot images. Tapos pangalawa pa, may kumakalat ngayon, attorney, na image na sinasabi parang si Lenny Robredo lang yung sa Basilan yata na ballot image, si Lenny Robredo lang ang may boto na 595, lahat ng ibang mga BP wala, zero. Totoo ba ito? Ito kumakalat na ito na imahe ngayon, sir?
Yung sa Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao, Sir Erwin, yan po ay isa sa mga areas na kini-question natin sa Korte Suprema, sa Tribunal, sapagkat ang ating ng contention, wala namang naganap na tunay at malayang halalan dyan sa tatlong lugar, Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao. At hindi katakataka kung zero lahat ng kandidato para pangalawang pangulo maliban kay Mrs. Lenny Robredo. Yung nakita ko, attorney, sa Basilan, eh, mukhang meron siyang 595 na boto, pero si Bongbong Marcos, ha, si Cayetano, si Chisi Scudero, maging si Trillanes, kahit papano naman, eh, may boboto rin siguro dito. Eh, puro zero. Siya lang ang may boto, Jesus Maria Joseph. Eh, hindi naman ako maniwala doon. Imposibleng ni isang piraso. May gusto na kababayan natin na tigabasilan kay Bongbong o kay Cheese Escudero o kay, sabihin na natin, kay Cayetano o maging kay Trillanes, kahit papano. Si Kuan lang ang gusto nila lahat doon, si Lenny Robredo. Imposible, attorney. Agree po ako sa inyo. Talikaya nga po kasama yun sa ating kine-question sapagkat ito yung parte o bahagi ng systematic cheating na ginawa nila Mrs. Robredo nung huling halalan. Kaya nga po, mainam na rin yung segue ko lang, na yung banggit ko lang din, yung nagaganap na hearing ngayon sa Senado na talaga naglalabasan na yung massive evidence of fraud na naganap nung May 2016 election. Pinapalabas namin ngayon, sir, sa Facebook ngayon. Eh. Nakikita naman kababayan natin. Ito ngayong, ito na yata yung ballot images, sir, na Cayetano, zero. Escudero, zero. Honasan, zero. Marcos Bongbong, zero. Pagdating kay Robredo, Lenny, Daang Matuwid, LP, 596. Tapos, Trillanes, kahit papano siguro, may boboto naman kahit kulang-kulang. Zero pa rin. Oh, lahat sila zero. Ito raw ay location ARMM, Basilan, Lamitan City. Diyos ko po, lahat zero. Except si Lenny Robredo. Papano naman maniniwala tayo dyan, Attorney Beck? Papano tama naman, tama siguro yung sasabihin nyo, wag na bilangin ito mga ballot images ito. Papano kung ganito, di panalo na kaagad sa Lamitan, Basilan si Lenny dahil meron siya 500 na boto. Yung mga kalaban, zero. Kaya nga po, statistically improbable yung naging resulta dyan sa Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao. Magkaganon pa man, yun nga ho, ongoing naman po yung mga proseso dyan. At patutunayan natin na talagang walang tunay na halalang naganap dyan. Mm-hmm. At yung sa tanong po ninyo na yung final po nilang opposition to our opposition, na wag gamitin yung decrypted ballot images, naturalmente hindi po tayo papayag na gamitin yun sapagkat hindi na po ito faithful and authentic reproduction of the original. Ano po yung original? Yung balota mismo. Mm-hmm. Babalik po tayo doon sa in-expose natin a few months back. Apo. Yung decrypted ballot images, may lumabas pong mga kahon doon sa tabi ng bilog. Mm-hmm. Pero doon po sa original, yung balota mismo, wala naman pong kahon doon. Mm-hmm. Bilog lamang po yung naroroon. Kaya in-question natin yan, na kung matandaan po ninyo, ang sagot po ni Mrs. Lenny Robredo noon, nag-fabricate, nag-manufacture, nag-tamper ng ebidensya si Senator Marcos. Mm-hmm. Subalit ngayon, nagpalit na po sila ng linya. Sinasabi po nila na ito raw po ay bagong feature ng automated election na ginamit nung May 2016 election. So obviously, talaga namang pagtatakip na naman sa napakahabang litanya na ng kasinungalingang pinalalaganap ni Mrs. Lenny Robredo para lang pagtakpan ang kanyang pandaraya noong May 2016 election. So, ano na ho ito? Ito ay final yung sa PET pero ala pang sagot ang PET rito at mukhang nag-counter ka agad yung company Vice President o ni Lenny Robredo, attorney. Tama po yun. Hindi pa rin po na-actionan ng tribunal. Ganon din po yung pending threshold kung 50 or 25% nga bayo sa motion nila. Mm-hmm. Subalit nag-rule na po. Ay, matanong ko lang pala, sir. Anong balita doon kayo? Hindi ba pina-inhibit nyo si Justice Kagiwa? Nag-inhibit na ba dahil sa kahihiyan o medyo makapal ang mukha at nandiyan pa rin si Kagiwa? Inaantay ho namin yung kanyang magiging aksyon at yung magiging aksyon ng tribunal. Ba't kami nananalig kung we're calling for sense of delicadeza, marapat na sigurong bumitiyo bilang chairman si Justice Kagiwa dito sa election protest ni Senator Marcos. Alright. Attorney Beck Rodriguez, malinaw. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Patuloy nating
susubaybayan itong recount dyan sa Presidential Electoral Tribunal dahil importante ho dito at dito magkaalaman ho talaga, Attorney Vic. Yes, sir. Erwin, maraming salamat din po at mabuhay rin po kayo. Oras po natin sa buong kapuluan, Philippine Standard Time, 10:46 ng umaga. Mm-hmm. Ala pa ang tawag dyan. Ayan na si Trillanes. Ay, kala ko si Trillanes na eh. Ay, pasensya na, bayan. Ay, kung hindi naman importante, huwag ko niyong tawag-tawagan yung mga numero na kalagay ho dyan sa inyong mga screen. Dahil inaantay po namin yung tawag ng dalawang magigiting na senador, Senador Trillanes at Senador Ontiveros. Baka mamaya sabihin lang, hindi sila binigyan ng pagkakataon magsalita. Kaya ho, binubuksan namin yung aming linya po, ang aming landline. 924-2620, 929-0437, at 929-0441. Yan po ang pwede nyong tawagan doon sa mga kamag-anakan, kaibigan, mga kaklase, mga mahal sa buhay ni Senador Trillanes at Ontiveros. Itong dalawang mambabatas po ito na pumanaw na sa bahay nila at pupunta na po ng Senado ay pakisabihan ho na inaantay ko ang tawag nila dito sa radyo. Ano po? Oras, 10:47 ng umaga. Nasa linya naman si Attorney Glenn Chong, election lawyer po ito. Magandang umaga, Attorney Glenn Chong, sir. Hello, Sir Erwin. Magandang umaga sa inyo at sa mga nakikinig, nanonood po sa ating lahat ngayon. Opo. Sir, diretsuhin ko na. Ay, magtatanong lang ako bilang election lawyer. Po, pwede ba ito? Ay, kasi daw, itong si Campo ni Lenny Robredo, kinontra itong kampo ni Marcos na nag-file ng oposisyon na gamitin ng PET itong mga ballot images sa recount. Dahil lumalabas, may yung mga ballot images galing sa Basilan. Diyos ko po, lahat ng vice presidential candidate, zero, except for Lenny Robredo na may nakakuha ng 595 votes. Imposible namang walang nakuha si Chis doon, walang nakuha ng isang boto si BBM, o kaya si Cayetano, o kaya yung Trillanes. Walang nakuha ni isang boto. Imposible. Ito raw ang dahilan. Pero kinokontra ito ni Lenny Robredo at sinasabing ibasura yung petisyon ni Marcos. Ano masasabi nyo rito, attorney, bilang election lawyer? Actually, sir, yung issue ng decrypted ballot images, dalawang party ang taktika nila, sir. Ang una niyan, nagpalabas ng order si Justice Kagiwa na inorderan yung COMELEC na magdala ng 50 na BCMs doon sa PET. Mm-hmm. Kasi ipipilit nilang i-testing yung threshold na yung 25% daw ni Lenny Robredo tatanggapin ng makina. Mm-hmm. So, but unfortunately for her, malaking malas talaga. Mm-hmm. Hindi na pwedeng i-ano yun, sir. Hindi na pwedeng i-gamitin yung makina again kasi there are so many technical challenges kasi mm-hmm. gagawa ulit ng bagong SD card para mm-hmm. magamit. Mm-hmm. So, nabigo siya doon. Mm-hmm. So, dito na naman siya sa decryption mm-hmm. yung mga ballot images. Yung ballot images, sir, parang selfie yan ng balota, sir. Mm-hmm, mm-hmm. So, nung nag-hearing kami, sir, sa Senate, pinakita ko na po yan na doon sa Lanao del Sur, yung original ballot, may pirma ng BEI. Yung ballot image, walang pirma ng BEI. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung ballot image or ballot selfie ay hindi mo mapagkakatiwalaan. Mm-hmm. Plus the fact na merong squares din mm-hmm. na wala yan dapat. Plus the mm-hmm. more interesting, sir, na na-discover ko at pinakita ko yan sa hearing, yung listahan po ng mga ballot images, yung listahan ng mga ballot selfies, tumatalon yung sequence number, sir. So ang ibig kong sabihin, nawawala yung nasa gitna, sa unahan ng listahan, yung sa gitna nawawala, tapos doon nagdadagdag sa pinakadulo. Ang isang possible explanation dyan, sir, is tinamper itong mga nasa unahan at yung nasa gitna, nawawala, binubura, tapos binalitan ng bago, ng tampered ballot images, at doon na sa baba, nagdagdag. So, in Camarines Sur, 3rd District, ito yung Naga City plus 7 other towns, mahigit 30,000 ballot images ang tumatalon o nawawala. Grabe. Anyway, attorney,
ay subaybayan na lang siguro ito ng taong bayan at salamat sa iyong paliwanag. Eh, baka mamaya may misinterpret na naman nila, sabihin na naman ikay abogado ni Bongbong Marcos. Yes, salamat na lang po sa iyong ikang opinion. As resource person, resource speaker, hindi... akala ko. Di ba ikaw inimbitan sa Senado as resource speaker? Yes, sir. Ay, bakit parang ikaw yung inakusahan na doon? Parang ikaw yung guilty. ewan ko ba, sir. Ikaw pa na, imbis na resource person, speaker, eh ganun siguro doon nakakatakot, ano, sa Senado. Ako na yung accused, sir. I can empathize with you kahapon. Perfectly empathize with you, sir. Alam ko nga, sir, alam ko na naghanda na kami na sinabing resource speaker, pero alam ko na may banat doon at kakasun. Tignan mo, nagsalita ka agad yung buang doon. But anyway, maraming salamat po, Attorney Glenn Chong. Magandang umaga, yes, mabuhay po hindi kayo. Hindi kayong matatalo doon. Thank you, salamat, sir. Thank you po. Eh, ikat ko ito ni Glenn Chong. Resource, you are hereby invited. Nakita ko yung imbitasyon niya. You are hereby invited to explain or to shed light in aid of legislation. Pag mukat-mukat, nagulat na lang si Glenn Chong na kinakusahan na siya. Ikaw ba ay abogado ni Bongbong Marcos, ha? Walang iya. Nakakatakot to pag kayo inimbita na sa Senado. Dahil ay maski na speaker ka lang, resource person, bisita ka, makakasuhan ka. Diyan lang sa institusyon na yan, na pag pumunta ka, hindi ka na makakalabas, makukulong ka na. Nakakatakot to pumunta misa sa Senado eh. Pag sinabi lang, you're hereby invited, yung invitation na yun, Diyos ko po, nagiging makakasuhan ka. Maski wala kang kaso. Tapos si Glenn Chong, muntik nga nakulong. O di ba, napagalitan pa. Eh, bisita naman siya, resource speaker. The speaker, hindi suspect. Ewan ko ba dyan sa Senado. At anyway, bayan, tinatawagan natin. Ito yung tanong kasi, may mga nagtatanong dito sa atin. Boss Erwin, sino na lang kung hindi pwedeng makialam ang Presidential Anti-Corruption Commission, ang executive branch, ang Pangulong Duterte, sino ang pwedeng mag-check sa mga senador na ito na may mga questionable transaksyon? Eh maganda hong katanungan yan. Eh magkaiba po eh. Yung Senado po ay nasa legislatura, legislative. Ang si Pangulong Duterte, executive. Co-equal po sila. So hindi pwede pong parusahan ng Pangulo ang mga senadores dahil iba po silang branch ng government. Ang tanong, kaya nga ang tanong ng karamihan ng kababayan natin, sino ngayon ang magpaparusa? Eh nariyan po ang ombudsman. Eh ang tanong, eh paano pag hindi pinalang ang ombudsman? Yun ang magandang tanong. Kagaya yung kay Trillanes, si Conchita Carpio Morales hanggang sa nag-retire na lang, hindi kinasuhan si Trillanes doon sa 1,630,000 pesos a month na pasweldo niya sa 63 na consultant, ilan doon ay mga kamag-anakan niya pala. Hindi lang kapatid niya. Diyos ko po naman. May ewan ko kung anong klaseng mga consultant ito. May consultant kaya tayo sa pag-aalaga ng manok at baboy. May consultant kaya tayo sa paglilinis ng mga iyong upuan at ng kasilyas. Eh napakadami, 63. Tapos on top of the 63 yung consultant mo, eh pati wala ka pang naipapasa na maayos na batas. Puro kagaguhan ang ginagawa mo. Diyos ko po naman. Walang matino na batas. Itong si Trillanes. Diyos ko po, ewan ko ba? Kaya ang tanong natin, sino ang mag-check sa mga mambabatas na ito? Kung hindi pwede ang palasyo, hindi pwede ang NBI dahil nasa executive yan, sino? Siyempre po, yung ombudsman. Oh. Yung COA naman, sinasabi ng COA kay Risa Ontiveros. BOSSING Ontiveros, ma'am. Ay, nasaan na raw po? Tinatanong po ng COA since 2015 pa, nasaan nyo na nilagay yung 1.7 billion? Ba't di pa ninyo sinusuli? E tingnan natin, baka may mahihita tayo kung lalapitan natin itong Volunteers Against Crime and Corruption. Ito, private, non-government organization ito. Pwedeng manghimasok siguro rito. Makibalita tayo kung, I'm sure ito, lahat ng mga ganito mga kaso about corruption,
updated itong BACC. Makibalita nga tayo. Ano nga pala nangyari doon? Nakalimutan na bayan ang lahat eh. Kasi ngayon tira ni Trillanes, nagalit yung tao dahil atake siya ng atake kay Presidente. Ito ho yung style ng bading. Ay, nay, bading. Ito yung style ng senador na ito. Tira siya ng tira, ha? Para makalimutan ng taong bayan yung kanyang atraso. Ay, yung atraso niya, yung 63 na consultant na pinapasweldo niya ng 1,630,000 a month. Biro mo yan? Sweldo, 1,630,000. Aba, isang kumpanya na yan, ha? Diyos ko po, dito na yan sa Radyo Pisa, Philippine Broadcasting Service na sweldo yan. 3,000 katao na yan magsisweldo dyan. Tapos kayo dyan, Diyos ko po naman, 63 lang? Consultant? Ay, nako, tirada nyo. Tapos ito pang, kakasuhan kayo ng plunder, plunder. Plunder ka ng plunder. Oy, bago ka mag-akusa ng plunder, tingol, ha? Tingol na senador, bago ka mag-akusa ng plunder, tingnan mo muna yung pagbumukha mo sa salamin. Baka may uling dyan o baka may muta ka. Tira ka ng tira ng plunder. Paano yung kaso mo? Huwag mo sabihin na yun. Maliit lang naman sa akin, 1,630,000. Ikaw nag-umpisa eh. Naghahanap ka ng kaso, paano yung kaso mo? So ikaw, pwede kang mag-akusa ng tao. Oh. Yung taong bayan, hindi pwede mag-akusa ngayon sa'yo. It's unfair. Oh. It's unfair. Exactly. So dahil senador ka, pwede mong magturo ka na magturo. Ikaw may kaso. Pero pag ikaw na absuelto. You're then, so rude. Mm. Rude. Mm. Capital R-I-P. Rude. Uy, ganun yung lumalabas eh. Parang pwede ka magturo, mag-akusa ng mga tao, magturo ka na magturo. Pero sarili mo, hindi mo kayang ituro. Oh. Ang tanong ko ngayon, o ba't di ka pa tumatawag nga pala? Nakabukas na yung linya ng telepono namin. Tatlo-tatlo pa yan. Eh, lagay mo nga ulit IQ yung telepono number natin dyan. Baka mamaya sabi ni Trillanes si linya hindi siya nakatawag. Baka na naman magpa-interview na naman siya doon sa kabilang istasyon at saka sa Inquirer. Na hindi naman ako tinawagan. Hindi ko alam ang telepono number na yan. Ayan, bayan ha. Yan ang telepono number namin. 924-2620. 929-0437 at 929-0441. Tawag na Trillanes. Ang isa lang ang tatanungin ko sa'yo. Nasaan na? Ha? At bakit kailangan mo ng 63 na consultant? At paano umabot sa 1,630,000 ang pasweldo mo sa kanila? Anong klaseng mga consultant ito? Ha? Consultant ba ito ng pag-alaga ng manok at baboy? Consultant ba ito ng paglilinis ng kubeta mo? Kasi kung sasabihin mo, consultant mo para sa paggawa ng batas, wala ka pang nagagawa na magagandang batas, Trillanes. Correct dyan. Ang nagawa mo palang na batas ay tungkol sa combat boots na sundalo na dapat bilhan sila ng combat boots every 6 months. Ulol. Titirahin mo pa kami na marami ka na nagawang batas. Wala ka pang nagawang batas. Gumawa ka ng batas yung para sa sambayanan. Hindi ka binoto ng taong bayan dyan para lamang sa mga sundalo. Para ka sa lahat. Para sa pangangailangan ni Juan, ni Maria, ni Pedro, hindi lang para ni Sarhento. Nandyan ka para gumawa ng batas sa sambayanan para umayos ang buhay nating lahat. Hindi yung gagawa ka ng batas para sa combat boots ni Sarhento, para sa perdien ni General, para sa bala ni Corporal. Hindi. Senador ka ng Pilipinas, hindi senador ng AFP. Tirada mo. At hindi ka senador, ha? Ng oposisyon o senador na maghanap ng butas. Hindi ka binoto ng taong bayan dyan, senador, ha, para maghanap ng butas sa administrasyon. Di kung ganun pala maghanap, sana sumama ka nila sa Makabayan Block. Lumayas ka dyan sa Senado, bitiwan mo yung pwesto mo, sumama ka sa rally. Magsisigaw ka dyan sa Malacanang. Magprotesta ka kasama ng Makabayan Block kung gusto mo. Eh, ganun palang gusto mo eh. Hindi ka namin pinapasweldohan, makinig ka, at makinig ka na mabuti. Pinapasweldohan kita, pinapasweldohan ka ng mga taong nasa paligid ko, pinapasweldohan ka ng mga CQ namin dito. Yung sweldo mo galing sa buwis na, sa buwis nila. Yung pinasweldo mo sa lintik na kapatid mo, ha, na consultant mo, galing sa buwis ni Mamang Guardian sa labas. Hindi ka ba nahihiyaan yan? Pagkatapos puro kalokohan yung ginagawa mo,
Wala ka pang nagagawang batas. Ang tanging ba? Ang naalala ko lang batas bayan ang ginawa nitong kupal na ito, ay kubag na ito. Ay yung para sa sundalo, yung combat boots, palitan daw every 6 months. Sus Mariusik, yun palang nagagawa. Out of the 63 na consultant niya, yun lang ang naisip ninyo? You make me laugh! 63 na consultant, yan palang nagawa mong batas? Ulol! Kung hindi ka ba naman saksakan ng bobo? Ito namang Ontiveros, mawalang galang na B-O-S-S-I-N-G. Huwag kang puro paganda ng pamaganda, pamakeup ka ng mamakeup. Kahapon ang puti-puti na ng mukha mo sa sobrang kapal ng makeup mo. Akala ko nila sinabuya ng espasol yung mukha nun. Ganun ba talaga kaputi yung mukha nun, Ivy? Parang sinabuya ng espasol? Paakala ko nang ginudgod sa espasol yung mukha. Yung Tiberos, akala ko may espasol at ginanong-ganon yung mukha niya dun sa plato ng espasol. Oy! Gumawa ka rin ng batas, hindi yung puro kayak-yak. Puro kayo, para kayo magkasintaan ni Trillanes, puro butas laban kay Duterte hinahanap nyo. Binoto ka ng taong bayan, Ontiveros, para gumawa ng batas. Hindi ka binoto dyan para maghanap ng butas kay Pangulong Duterte. Ugok, isa ka pa. Tumawag ka sa telepono namin. Open na yung linya ng telepono namin. Sagutin mo. Nasaan na yung 1,760,000 na pinambonus ninyo sa mga sarili ninyo, mga opisyalis kayo ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Sagot! Di ba pinapasuli na sa inyo ng COA? Sinabi ng COA, disallowance? Oh, kahapon, ilang beses unin nyo ba yung narinig yung sinasabing disallowance? Ibig sabihin, isole. Oh, sinabihan na kayo ang Tiberos, mga kasamahan mo, noong panahon ni Pinoy. Ito mo, 1,760,000,000. Alam mo kasi ang bonus nila, tigwa 1 million. Yun ang bonus nila. Mag-attend lang sila sa board meeting, 50,000 kaagad. Oo, may merienda pa ng mga fried chicken, mga hamburger. May gas allowance pa para pumunta lang sila sa board meeting. May 1 million na bonus sa Christmas. May 50,000 na mag-attend sila sa board meeting. May mga fried chicken, mamili pa sila ng kung anong pamirienda nila. May pagasolina pa para makarating sa board meeting. Makita mong katarantaduhan yan. At saan ang galing lahat ng mga yan? Sa contribution ko po. Contribution ni Manang na katulong ho namin, na yaya ho ng anak ko. Galing ho sa kanila. Oh. Sa contribution po ng driver, si Mang Roger na biyaheng Fairview, Quiapo, na personal na nagko-contribute ngayon. Sa contribution ni Tomas, anak na cameraman ko, na personal na nagko-contribute naman. O yung yaya ko na lang, 100 pesos binabawas niya sa sweldo niya para daw pagkailangan ng nanay niya may papagamot. Doon nyo kinuha yung mga balasubas kayo, yung pang bonus ninyo na tigwa 1 million noon. Pati ba naman pang gasolina kinuha pa? Pati ba naman lintik na kaya ang tatabanin yung mga hayop kayo sa PhilHealth? Pag merienda nyo, mga fried chicken, mga hamburger, pati pang gasolina pumunta. Trabaho nyo na yan, may sweldo kayo, doon nyo kunin sa sweldo nyo. Hindi doon sa kontribusyon ng kawawang miyembro. Anak kayo ng tipaklong. Diyos ko po. Oy! Senador Trillanes, Senadora Ontiveros, inaantay ko po ang tawag niyo, tumawag kayo. Bukas ang aming linya ng telepono. Huwag ho kayong magtatago. Trillanes, huwag ka magtago dyan sa opisina mo. Baka na iihi ka na dyan sa pante, sa brief mo. Ikaw naman, Ontiveros, baka mamaya na iigit ka na dyan sa tibak mo. Tumawag kayo, ano, nakalagay ngayon sa TV screen namin. Tumawag kayo. Hindi ako titigil hanggat di kayo sumasagot. Sagot! Kinimbita-imbita nyo ako kahapon sa Senado, pumunta ako. Oh. To the point na lalayas ka bigla, Trillanes. Hindi pa tayo tapos, oy. Inaantay ko, akala ko, sasagot ka. Bigla kang tumakbo. Eh, sabi sa akin, tagabigyan ng kape, tumai yata, sir. Gawin ang magagawa ko, napatae. Sa takot siguro. Oras 11:05, dyan lamang ho kayo bayan. Happy listening to Mrs. Malukanlas at sa mga kapatid niya sa England. Aba, kalain mo. At USA.
Avid fan ang Tulfo Brothers. Tama lang daw na bakbakan sila Trillian Sontiveros. Sila talaga mga magnanako. Thank you. Malukan last. Thank you very much. Bayan, wag po kayong bibitaw, ha? Any moment now, baka biglang tumawag si Trillian sa Sontiveros. Mamimisunin yung sagot. Gusto ko lang mo talaga. Isa lang mo tatanong ko. Pwede ba? Nagmamakawa ako sa iyo, Tonyo, at saka Miss Reese, ha? Oh, eh parang friendship lang kami. Tony, please call me, and Reese, please call me. Bossing. I'll just ask one question. For you, Tony, I will ask what happened to the 1,630,000 salary of 63 consultants. And to you, Riz, best, saan na ipinapasuli ng kuha sa'yo na 1,760,000,000? Saan na? O yan lang, ha? Mga tol, mga best. Parang close na close kami po eh. Oras, 11:07 ang umaga, dyan lamang ho kayo bayan. Siguro, sabi nitong engineer ko rin sa kaliwa, siguro kaya hindi natawag itong si Trillianes si Chacontiveros kasi pinanawagan na natin. Ay, salamat po sa mga nakatutok ko sa amin. Naku, Diyos ko po naman, first time mo ito, 700,000 na po itong reach mo ng programa namin sa mga oras na ito. Salamat po, ah. Pero inaantabayanan po natin. Pakiparating nyo nga ho, baka may nakakilala kayo dyan, kaibigan ho ninyo, o dating bossing ninyo si Trillianes Sontiveros. Pakiparating! Pag tumawag ko sila, meron ho silang gift pack galing ho sa akin. 500 pesos na load. Aha! Meron pang kasamang isang pakete, isang kahon, dalawang laman ng piraso nun, na Robas Extreme. Wow, pare, biga! At overnight stay sa Sogo. Wow, pare, biga! May mga sponsor ko yan eh. Overnight stay sa Sogo. At kung kinakailangan, hindi naman para sa inyo, bali sa kamag-anakan ho ninyo, meron po akong ikang 50% discount sa St. Peter. Pwede ninyong magamit sa Ataol at saka sa simenteryo. 50%. Pakiparating mo sa kanila. Eh baka kailangan nila ng talent pe. Kailangan siguro nila ng anong tawag dyan? Yung talent pe nga. O, para tumawag. Ulitin ko, pakiparating po sa kanila doon sa dalawang senador. Pag tumawag ko kayo, meron kayong 500 pesos na load. Meron kayong isang pakete na Robas Extreme. Merong overnight stay sa Sogo, kahit sa ang Sogo. At kung sakasakali po, wag naman sana, may discount po ko up to 50% sa St. Peter, Ataol at saka Cementerio. Ha? Senador Trillianes, Senador Sontiveros, tumawag na po kayo, please lang. Inaantay namin yung tawag niyo. Oras, alas 11:12 ng umaga. Okay, dito muna tayo. Mm-hmm. Kagabi bayan, habang tayo ay nakasagsagan ng tulog, naaresto po ng Kamuning Police Station ang most wanted ng Kamuning, ha? Matapos magtago ng isang taon. Ang suspect, ang kaso lang naman bayan, anak ng baka, rapist itong hayop na ito. At alam niyo ba kung sino ang ni-rape? Yung apo ng kanyang misis ang ginahasa niya. Yung 4 years old na apo ng kanyang asawa ang ginahasa ni demonyo. Mabuti nga sa'yo. Sayang ito rin hindi nanlaban. Sana nanlaban na lang ito. Narito po ang aming report. Ito ang aktual na video ng paghuli sa itinuturing na numero 1 sa 10 most wanted ng Kamuning Police Station sa Scout Digia Street, Barangay Sacred Heart, Quezon City kahapon. Sa bisa ng arrest warrant, agad binasahan ng Miranda rights ang suspect na halos isang taon daw nagtago matapos kasuhan ng rape o panggagahasa sa 4 na taong gulang na apo sa pamangkin ng kanyang asawa. Kinilala ang inaresto na si Edgardo Pandaan alias Sunny, 54 anyos at isang tsuper. Yung biktima nito is 4 years old na apo ng kanyang asawa. Nung nalabasan siya ng warrant of arrest, so halos 1 year namin siyang minamanan. So according to Edgardo, nag-work siya sa Davao. So mostly parang nagtago na rin siya noon eh. So hindi siya umattend sa korte para harapin yung kaso.
Ayon sa pulisya, may nagtip umano sa kanila na bumalik na sa area ang number one most wanted ng istasyon, kaya agad silang nagsagawa ng manhunt operation na nagresulta nga sa pagkakadakip sa suspect. Depensa naman ni Pandaan, hindi niya ginalaw ang bata at wala umanong katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya. Plano man po ako mangyari-rape, ma'am eh. Pero yun po yung kaso natin ngayon. Paano naman ako mangyari-rape? Wala akong ginagawa, ma'am, dito ng ganun, kagaya ng binibintan nila sa akin. Pag-amin naman ng suspect, nahahawakan niya ang bata dahil siya na umano ang nag-aalaga dito at nagpapaligo madalas. Pero giit ni Pandaan, hindi niya ginawa ng kahalayan ang biktima. Eh, natural po, sir, dahil ako po ang nagpapaligo sa bata eh. At saka, doon sa amin nakatira. Siyempre, natural na papaligawan mo yung bata. Pero yung gano'n, nagagawa mo ng kalasuan, parang hindi naman po pwede yun. Dahil naman umano sa pagiging abala niya sa trabaho, hindi na raw naharap ni Pandaan na pagsipot sa hearing ng kanyang kaso. Pero alam niyo po na may warrant of arrest po kayo? Ano lang nun yung ano, nagatrabaho kasi ako nun eh. Tapos may nagpadala, ako blesses, lisib, ano ba yun? Act of blessing. Yun lang, tapos, ba't napunta sa rep na hindi ko nasiputan kasi po nasa trabaho ako? Walang bail o piyansa inirekomenda sa kaso ni Pandaan, kaya pansamantala muna siyang nakadetine sa Camonay Police Station. Agad din naman siyang ituturn over sa Quezon City Regional Trial Court para maharap na ang kinakaharap na kaso. Erwin Tulfo, Radyo Pilipinas. Alright bayan, dire-diretso tayo. Sayang, ito yung sinasabi ko na nakapanghihinayang po na hindi nanlaban. Pero di bali ho, okay lang. Ito pa, ito naman. Bigyan mo ng palakpakan. Salamat ha. Salamat, BOSSING, nanlaban ka. Maiko, yung sobra nating mascard nung isang araw, i-ready mo na. Burahin mo lang yung pangalan kasi nailagay mo yata Berting doon. Hindi naman Berting ang pangalan ito, i-white out mo na lang. Alamin mo mamaya kung anong pangalas, padala sa bahay nila. Ito bayan, notorious na tulak ng illegal na droga sa San Jose del Monte, Bulacan. Patay! Matapos manlaban sa bypass operation. Palakpakan. Good job, good job. O ngayon, di sisikat ka na ngayon. Nakatulong ka pa sa sambayanan dahil nilisan mo yung mundo. Pwes at magiging pataba ka pa sa lupa. Narito ang report. Sa isang liblib na lugar sa Francisco Home Subdivision, Barangay Mulawin, San Jose del Monte, Bulacan, bumulagta ang isang lalaking tinarget ng bypass operation ng pulisya mag-aalauna kaninang madaling araw. 1,000 pisong halaga ng shabu ang sinubukang bilhin ng nagpanggap na pusher buyer sa nasawing suspect na kinilalang si alias Hapon. Pero nang maramdaman daw nito na pulis ang naging katransaksyon, doon na raw nagtangka si alias Hapon na bumunot ng baril na nauwi naman sa inkwentro at tuluyang pagbagsak ng suspect. Nagkaroon tayo ng bypass operation dito sa area na to. At itong ang target ka ng operation namin dito ay yung alias Hapon. After ng bypass, nang aarestuhin na siya ng ating tropa, nahalata niya siguro na pulis yung aarestuhin na nga siya. So nagkaroon ng barilan at siya ay namatay mo. Bukod sa pagkakasangkot sa bintahan ng illegal na droga, notorious na akyat-bahay din daw ang nasawing suspect sa syudad. Itong alias Hapon ay matagal na nating kilala to rito. Siya ay well-known na siya ay nasa illegal na droga. At the same time, siya ay kasama sa mga nagnanakaw po dito at akyat-bahay po rito sa area na to. Ay naman sa barangay, ito ang unang beses na nagkaroon ng inkwentro sa naturang lugar. Posibleng dayo rin lang daw ang suspect, lalo't hindi nila ito kilala. First time lang po itong merong ganitong pangyayari sa barangay po namin. Ngayon lang. Hindi po siya residente rito, di rin po siya pamilyar. Makikita sa crime scene ng mga basyo ng bala at ng kalibre 38 na baril na ginamit umano ng suspect sa inkwentro sa mga pulis. Patuloy namang inaalam ng otoridad kung gaano karaming illegal na droga ang bit-bit ng suspect. Erwin Tulfo, Radyo Pilipinas. Bayan, oras alas 10:19. Ay, Maiko, ano na nga yung telephone number ay sa lume? Yung kuha natin, yung text line. Baka ikaw ko, walang landline itong si Trillanes at saka Risa, si Tony at saka si Riz. Ito na lang yung cellphone. Ay, Tony and Riz,
Tony Trillanes and Riz Ontiveros. Ito po yung bukod sa landline. Ito, baka walang load ito eh. I-text nyo na lang kami. Sige, kami tatawag sa inyo. 0956-694-7764. Ulitin ko po, ha? Senator Trillanes, Senator Ontiveros. Ito yung aming globe line. 0956-694-7764. I-text nyo kami, Lami Load, para mapadalhan ko kayo ng load at makatawag kayo sa amin. E nagbibenta pa naman si Maiko ng load dito. Eh yung aming smart naman, 0928-265-8796. 0928-265-8796. Text nyo lang ko kami kung ala kayong load, pakasabi na Lami Load. Eh tamang-tama, pag tumawag kayo, pareho kayo, naka-ready na. Yung tigpa 500 kayo na load. I-load yun. Tapos, hindi po pwede kay Senator Ontiveros yung Robust Extreme. Palitan na lang natin. Yung kuan na lang, feminine wash. Meron. At saka yung Sogo, meron. Pwede. Pwede pa lalaki, pwede pa. Uy, masarap kaya ang kuan. Masarap kaya ang yung ulo. Ulo-ulo ng isda sa kuan? Sa Sogo? Napakasarap. Yung sirigang na ulo ng isda. Ay. Naku, pag natikman mo yun, Senadora. Ay, pag natikman mo yun, Riz Ontiveros. Babalik-balikan mo yung ulo. Ulo ng isda. Sa Sogo. Promise. At ikaw naman, Tony Trillanes. Pag natikman mo yung pasit, hihigupin mo talaga. Gaganunin mo. Ay, may tawag na, ha? Hoy, bayan, alas sa 11:21. Teka muna. Anim na individual arestado naman sa magkahiwalay na bypass operation sa Quezon City sa Magdamag. Sige! Ha? Talagang ayaw niyong tumigil. Pero sinasabi ko, napupuno na. Alam niyo, bayan, totoo lang, napupuno na yung kulungan. Talagang masigasig po ang NCRPO, ang PNP. Ang problema yung lalagyan. Ngayon, katulad doon na nasabi ko, hoy, Maiko, i-check mo nga doon sa contact natin sa St. Peter kung ilan ba ang allowed ako. Kasi last year, hindi ko nagamit yung kanin. Yung discount ko sa St. Peter na 50%. Kung pwede bang pagsamahin nila yung dalawang 50%, so magiging 100%, yung deserving na mga namamatay sa nakikipagbarilan, yung deserving, bigyan natin ng libreng-libing at libreng lote. O siyempre, yung mga deserving lang. Pero ito, hindi deserving ito. Dahil nagsumuko ito. Narito po ang aming report. Ano na po yung anak niya ngayon, ma? Ilan taon po ba yan? Nang alam po sa mga kapatid ko. Ito ang humahagulgol na sagot ng isa sa tatlong sospek matapos arestuhin habang bitbit ang dalawang taong gulang na anak sa isinawang bypass operation ng Cubao Police Station sa Barangay San Martin de Porres bandang alas 12 ng madaling araw kanina. Kinilala siyang si Christine Abuda, 28 anyos, habang ang dalawa pang hinuli nakasama niya rin daw sa modo sa isina Patricia Marie Gabriel, 27 anyos, at si Arnold Tabilloma, 46 anyos. Masyadong madulas itong mag-partner na to, parehas babae. Pero yun, natsempohan natin sila dito sa kanilang tinutuluyang bahay. Actually, sa loob ng bahay nagkabentahan eh. May instances pa na ginagamit nitong isang suspect natin yung maliit niyang anak sa pagdadala at pagpaabot ng illegal na droga. Itinanggi naman ang mga suspect na natutulak sila pero umamin na dati nang sumuko dahil sa paggamit ng illegal na droga. Narecover sa tatlo ang 15 maliliit na sachet ng hinihinalang shabu, 500 pesos ng bypass money at isang cellphone. Todo pagmamakaawa naman si Abuda na ibigay na lamang raw sa kapatid niya ang mahihiwalay sa kanyang anak na lalaki. Nangalap ko sa mga kapatid ko. Hindi po, mayroon naman po akong kapatid. Huwag na uman niya po na rin doon. Maharap ang tatlo sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa barangay, paliksahan naman. Tila haipa at napakanta ang isa sa tatlong suspect na nahuli sa bypass operation na ikinasa ng Cubao Police Station bandang alas 9:30 kagabi. Kinilala siyang si Angelo Dumasig alias Dagul, 21 anyos at siyang tinarget sa operasyon. Dinakip din ang mga kasamahan niyang sina Edgar Bunutan, 45 anyos, isang jeepney driver at si Felipe Proñola, 28 anyos. Ang target natin dito si alias Dagul.
na actually hindi natin na-expect na hindi naman tabala taga rito sa ating mga to, taga North Fairview, no? Quezon City, dalawa sa kanila, si Dagol at saka yung kasama niya, yung GT driver kasi may nakasakay sila sa jeep, no? Aminado naman si Dumasing na sa kanya galing ang mga nakuhang illegal na droga at plano niya raw sanang i-deliver sa isang apartel malapit sa Roses Avenue. Para po kumita ng pera, pambulan po sa mga bata. 7 sachet ng hinihilalang shabu ang nakuha mula sa mga suspect bukod pa sa marked money at iba pang pera. Maharap ang tatlo sa kasong paglabag dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Weng De La Peña, Radio Pilipinas. Eh ayaw talagang tumigil ng sakuha na natin. Ipasok na natin si Gob. Kaya few days ago ho, Ito na ang katanungan ho ng mga kababayan natin. Meron na ba tayong bagong super majority na partido? Ito na yata yun, ha? Mangyari po, ha? Yung iba't ibang partido ay umanib na po doon sa partido na hugpong pagbabago ni Mayor Sara Duterte. Sumanib na po dyan ng Nationalista Party, ang National People's Coalition. Nako, talagang ito na ho, seryoso na ho ito, hindi na ho biro-biro ito. At yung mga dating miyembro ng lakas is umanib na rin dito sa hugpong. Tingin ho ng ilan baka ito ang papalit sa PDP laban na kinaaniban po ng Pangulong Duterte. Ayan ho ang ating aalamin at nasa linya po ng aming telepono si Governor Amy Marcos ng Ilocos Norte na imbag nga bigat yung amin na Mama Amy. Yes, kumusta kayo? At kastamit keng ka, tagabasak ang mga tulpo. Kaya kumusta na kayo dyan? Hindi ko maintindihan, ma'am. But anyway, ma'am, maraming salamat, ha. Nako, ma'am, makikichismis lang. Ito mga kababayan namin, nagtatanong. Gusto kayo ma-interview. Ini-interview, gusto na nagpapadala sa akin ng mensahe na interviewin ko raw kayo. Ano ho ito, ma'am? Itong mukhang... marami na pong umanib at sumunod sa inyo, ni kayo ho lang munang alam ko na binasbasan ni Ma'am Sara Duterte, not binasbasan, kundi inirekomenda na tumakbong senador. Pagkatapos yung inyong grupo, and then sarili may mga nagsunuran na ma'am ng ibang partido. Are we seeing here, ma'am, na ika nga yung migration ng iba't ibang partido dito sa hugpong pagbabago ni Ma'am Sara Duterte because they feel that this is the real party na talagang diretso at walang keme, walang korupsyon at talagang public service and change ang isinisigaw, Governor Ma'am. Yes, tama po yun. Kami kasi, nagpupumiglas kami talagang, pinipilit namin yung sarili namin. Ilang opo. Beses kami nabigo. Opo. Kasi sabi ni Mayor Inday Sara, para lang sa Davao to. Aha. Binubuo lang daw niya yung Davao at hindi pa niya kaya malawakang organisasyon. Mm-hmm. Pero sabi namin, naku, wala na kaming kakampihan kasi gulong-gulo kami sa ibang partido para right. Nagwawatak-watak. Mm-hmm. Pero full support naman kami kay Presidente Duterte. Paano ba? Aha. Sabi ko nga, maglolos ko na lang kami sa Ilocos Norte, bahala na. yun. Binagbigyan naman kami. Pagkatapos nun, maraming nainggit. Gaya-gaya na. Kami din. Lahat nagpaampon na. Yun nga, di dumami kami ng dumami. Hindi na kami mahindihan ni Mayor Sara. Binagbigyan na lang kami. Mabait naman. Salamat naman. So, happy-happy kami. Biroan nga, ang requirement, kailangan magmomotor ka at saka higit sa lahat. Dapat malaki yung tato mo sa paa. Anyway, ma'am, ang tanong ko lamang, do you feel na this is the new party na this will be the soon the super majority party kasi ngayon for now yung PDP pero itong kaya Miss Sara is bagamat local pero nakita naman natin kagaya hindi lang po kayo ha na local din na galing sa Ilocos right. Pati mga NP NPC umaanib na rin ho sa kanya. So do you think within the next few weeks or months we will see a transition na baka ito na magiging super majority na party, Gob?
Ako, palagay ko tama yung prediction ninyo. Kasi okay, nakikita ng mga tao, ito yung maayos, ito yung linya na talagang klaro. Pagkatapos sa August 17, pupunta lahat sa Davao at si Presidente Duterte ang mag-o-taking sa mga hugpong ng pagbabago sa Davao City. Uh-huh. So parang kitang-kita na na ito na talaga yung itataas ang kamay ng Presidente. Pero alam ninyo, ibang style to eh. Everything naman na ginagawa ni Presidente Duterte, pagbabago talaga, bagong-bagong style to. Exactly. Hindi siya yung partido na normal na alam natin, na kung tutuusin, wala alam mo, sa partido ang Pilipino eh. Alam mo, Gob, may kahalintulad yung style niya na talagang kamay na bakal. Kaya nga sinabing Iron Man, hindi yung hindi yung para sa maraton ha. May kaganoon ho, may kapareho eh. Nung dekada 70 na pag sinabi, sinabi. Eh, hindi ko na babanggitin. Itago nila na sa pangalan. Itago nila na sa pangalang FM. Kayo talaga tinago pa, no? Nakabalapa eh. Talaga naman, blind item ng buong kaya itago nila na sa pangalang FM. Eh, na pag sinabi, sinabi na... Oh, nababasa sa mga periodiko doon, di ba? Pag sinabi niyang ganito, ganito. Di ho ba talagang... at saka yung marami yung bumilib sa airpads nyo. Kung naalala ho ninyo, eh, ako eh, bagamat ako eh... bata pa lang ho ako naiintindihan ko dahil nagkikwento mga magulang ko. Yun yung sumalangit tawang kalang kaluluwa yung mga naakusahan ho na panggagahasa. Right. Ay balita ho na may mga kaibigan sa mga high places. Pero sabi ng itago na sa pangalang FMA, walang ganun. May kasalanan sila, sumunod sa batas, we have to follow the law. Wala rin nagawa, ma'am. That's right. Oo. Oo, wala rin magawa. So seryoso talaga. Oh, sorry, kaya I guess. Si Presidente Duterte, ganun din. Ayaw niya yung magulo. Ang daming alitan. Sige, ito na lang yung bago. Parang ganun ang pakiramdam ko. Alright. Anyway, Gov. Aimee Marcos, ma'am ng Ilocos Norte. Ma'am, maraming salamat ha. I hope to see you again soon here dito sa ating station, ma'am, sa aming studio. Oba, anytime. Masaya dyan. Happy weekend. Happy. Thank God it's Friday. Thank you, ma'am. Have a nice weekend, Gov. Si Gobernadora Aimee Marcos ng Ilocos Norte. Bayan, oras natin 11:31 in the morning. Huwag po kayong bibitay, magbabalik pa po ang tutok or bitok. Oy! Baka akala siguro nagkakalimutan na ha. Oy! Panawagan Senadora Tony Trillanes at Senator Reese Ontiveros. Bukas pa po ang linya ng aming telepono, pati yung aming text line ay open na rin. Kung wala kayong mga load pantawag, papadalhan namin kayo. Text nyo lang po kami, Lami Load, ha? Sa 0956-694-7764 sa Globe, sa Smart 0928-265-8796. Kung may load naman kayo, may landline, malapit kayo sa tindahan ni Aling Katring, 15 pesos, 924-2620, 929-0437, 929-0441. May tatanong lang mo ako, isang tanong lang. Nagmamakaawa ako, isang tanong lang po. Ha? Senator Trillanes, yung tanong ko lang po, bakit pati yung kapatid mo ginawa mong consultant? Sir, Senadora Ontiveros, ma'am, pinasusoli na sa inyo ng COA yung 1.7 billion na pinanlabo ninyo, pinang bonus ninyo at allowance ninyo. Nasaan na, ba't di po ninyo masoli? Please lang. At pag tumawag po kayo, ma'am, nakaredy na po yung gift pack. Meron po kaming gift pack sa inyo. 500 pesos na load. Isang kahon ng robas. Para kay Senator Trillanes yun. Para sa iyo, ma'am, meron pong feminine wash. Pareho po kayo makakatanggap ng overnight stay sa Sogo. At bibigyan po kayo ng complimentary na 50% kung hindi man kayo, yung kamag-anakan ninyo, kilala niyo, kaibigan ninyo. Pag pumanaw, 50% sa funeral service at libingan sa St. Peter. Ay, oras 11:33, dyan lamang ho kayo, bayan. Hoy, oras 11:39 ng umaga, Brock Jack. Thank you for tuning in, ha. Bayan, gustuhin ko pa mag-ngak-ngak dito. Inaantay ko pa rin yung tawag. Di bali, bukas naman lang. Senator Trillanes, Senator Ontiveros, meron po kaming iniwang mga text line dyan. Pwede po kayo mag-text kung nahihiya po kayo. Ha? Basahin ko na lang yung text ninyo. But anyway, pwede open pa rin hanggang bukas pag tumawag ko kayo. Senator Ontiveros, ma'am, sorry ma'am, ha. Fiber Health po yung bibigay namin kasama sa gift pack ninyo. Bukod sa 500 nila load, meron po kayong gift pack, hindi yung
Pero meron kayong sa Sogo at sa St. Peter. Oo, yun ho. Anyway, bayan, ako, God is good. Thank you, Lord. God is good all the time. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Pansamantala pong bibitiwan namin kayo dahil diretso tayo sa Malacanang. Makinig ko tayo kung ano mga pangyayari doon. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang tanghali, bayan! Thank you.